But ang pag-usapan natin, ano yung tinatawag na crime against person? Ang crime against person, any crimes that involves killing and infliction of physical injury. Ang pagkakaiba lang sa killing and infliction of physical injury is the intent to kill. Ang pag may intent to kill, it means killing yan. Pwede murder, homicide, parricide. But kung walang intent to kill, ang tawag doon physical injuries. Ang intent to kill, importante yan na i-prove sa court. Pag ang biktima buhay. Pag ang biktima buhay, intent to kill must be established in court para ang kaso maging homicide, maging murder. Kasi kung walang intent to kill, physical injuries lang ang kaso. Yan ang kailangan ng intent to kill pag buhay ang biktima. Pero pag patay ang biktima, there is already a presumption of intent to kill. So hindi na kailangan i-establish ang intent to kill kasi pag patay ang biktima, there is already a presumption na may intent to kill ang akusado. May nagtanong, yung ghosting ba? Crimes against person ba? Ay ba yun? Hindi ba? Crime against emotion. Ghosting ah. Bilis. Bilis agad ang kapig ah. Ano naman po yung pagkakaiba ng parricide sa infanticide? Ang infanticide, may basis yan. Ang pagkakaiba sa dalawa, sa parricide and infanticide. Ang parricide, ang basis nyo is relationship ng biktima at saka yung akusado, relationship. Ang infanticide, ang basis doon is the age ng biktima. Bata pa yon, okay? Second, you committed parricide only to your enumerated relatives. Pag infanticide, strangers ang magiging biktima doon. And third, in parricide, there is no conspiracy in parricide. So, pag may pinatay ka na kamag-anak at saka hindi kamag-anak, dalawang kaso yan, two separate information. One is parricide, one is homicide or murder. But in infanticide, pwede ang tinatawag na conspiracy. So, one case lang yan. And lastly, yung to disclose the dishonor of a mother is not mitigating in parricide, but it is mitigating in infanticide. Ibig sabihin, mabawasan ang kaso mo pag, for example, itago mo na, yung magiging nanay mo kasi nabuntisan ka lang, ganun, example. Maging mitigating yan sa infanticide, but hindi yan maging mitigating in parricide. Remark, sa crime na parricide, paano mo mapapatunayan yung relationship sa elements of crime? Ang relationship, for example, wife, kailangan mong i-establish na may marriage contract kayo to prove na yung biktima is your legal wife. Marriage contract. And second, kailan mo din establish, mag-present ka din ng senomar. Ang purpose dyan, para ma-prove yan na yung asawa mo, kasi pwede naman maraming marriage contract eh, may nakalusot na ganun. So pag may senomar, makita mo doon kung ilang yung asawa, kung second ba, third wife, fourth wife ba, para matatawag na you are a legal wife. Okay, yun ang first requirement. Pag yung biktima is the legal wife. Second, yung mga children naman, mga birth certificate, or even verbal testimony ng mga witnesses, pwede rin yan, ma-consider. But don't forget, under the rules of court, pag ang babae at saka yung lalaki nagsasama bilang mag-asawa, kahit walang kasal, there is a presumption of marriage. So, ibig sabihin, the verbal testimony of a witness can be considered if not objected in court. So, pwede rin yan. But of course, kung i-object yan, kailangan mag-present ng marriage contract or birth certificate ng bata to prove relationship. Pero kung wala nag-object, testimony can be considered as an evidence. Kung paano naman po pag hindi binanggit sa complaint ng mag-asawang offender at yung biktima, mako-convict pa rin po ba yung offender ng parricide? Hindi. Bakit? In criminal law kasi, Lala, tatlong step yan in criminal law. Una, there must be an allegation. And yung allegation, it must be proved para ma-convict ang isang tao. So, allegation, proof, and conviction. Yun ang requirement. So, ibig sabihin, kung hindi mo i-allege, hindi mo pwedeng i-prove. For example, iba ang na-allege, iba ang na-prove. So, hindi ma-acquit dapat ang akusado. Bakit ganun? Bakit kailangan i-allege sa complaint bago ma-convict? Kasi the court has jurisdiction only based on the allegation and the information. Kung hindi na-allege yan, tapos iba ang napapatunayan sa korte, iba naman sa complaint. So, hindi pwede ma-convict ang akusado. Bakit? The accused has the right to be informed.
of the nature and cause of the accusation against him. Bakit dapat alam niya akusado yung kaso laban sa kanya? Para alam niya paano niya depensahan ang kanyang sarili. Kung iba naman yung complaint, iba ang napapatunayan sa court, hindi pwede siya makonvict sa ganun. Otherwise, it will violate the constitutional right ng isang akusado.